Ayong gabi, kaninyong tanan, Governor Gwen Garcia, Governor Pablo John Garcia, ang pinakagwapong linalang sa Pilipinas, President Erap Estrada, ang pinakasimpatikong linalang sa Pilipinas, Vice President Binay, ang pinakaintelihenteng senador that ever served in the Philippine Senate, Senate President Juan Ponce Enrile, ang pinakagwapong naging mayor ng Cebu, Mayor Mike Rama, ang One Cebu members, ang Team Rama members, mga kaigsunan, maayong gabi kaninyong tanan. Noong December 19, nasuspindi si Gwen Garcia. December 22, pumunta ka agad dito, si Erap, si Jojo, si Manong Johnny, kasama ako upang bigyan siya ng suporta sapagkat ang una, hindi pwedeng pumayag na ang gobyernong ito ay aapihin ang isang Cebuano, aapihin ang isang gobernador sapagkat kayo ang inaapi lahat. Yan ang palakad ng una. Kaya nga doon sa aking commercial sa una, ang sinabi ko doon, huwag apihin ang mamamayan. Huwag apihin si Gwen Garcia. Huwag apihin kayo. Huwag apihin mga taga-Cebu. Fifty-four years na akong naglilingkod at gusto ko pang maglingkod uli. Bakit? Daghan ng atong sakit sa nasod. Daghan ng ating problema. Kinalangnan ang isang eksperyensadong doktor na gamutin ang sakit ng nasod. At ang inyong lingkod, si Manong Ernie Maceda, palagay ko, ay isang espesyalista na para bigyan ng solusyon ang atong mga sakit ng nasod. Anong gagawin natin? Unang-una, sinabi ni Vice President Binay at sasabihin ng iba, number one problem, why trabaho? 3 million Filipinos have no jobs. 8 million Filipinos underemployed. Kaya si Manong Maceda may isang master plan to create 3 million jobs a year. Kinalangnan, kinahanglan, mahimo, 3 million trabaho para tanan ng walang trabaho sa Cebu, mabigyan ng trabaho at inyong mga anak na graduate. Bigyan ng trabaho kayong lahat. Pangalawa, kinahanglan na ang mga estudyante na gustong pumasok sa college, lahat bigyan ng scholarship. At ang mga estudyante, bigyan ng student discount. Kung ang senior citizen may discount, dapat estudyante may discount pagbili ng libro, pagbili ng ballpen, pagbili ng school supplies, pagbili ng pagkain. Kailangan 20% student discount sa mga estudyante. Gusto ba niyo yan? Okay. Pangatlo, kinahanglan ng mga senior citizen mabigyan pa ng allowance katulad sa Makati, katulad dito sa Cebu, kinahanglan sa Tibok, Pilipinas, lahat ng senior citizen bigyan ng senior citizen discount at allowance. 1,400 a month at least allowance mga senior citizen para makabili sila ng gamot, makabili sila pangailangan nila. Gusto ba ninyo yan? Okay. Ang mga local governments nahihirapan. Bakit? Walang pondo. Kinahanglan na i-review ang local government code at kailangan ay idagdagan ang internal revenue allotment para ang mga barangay, ang mga munisipyo, ang mga lungsod ay makapagbigay na ng sweldo sa tanan ng mga local officials, barangay officials. Kailangan may sweldo, barangay health worker, barangay daycare worker, barangay tanod. Dapat lahat yan may sweldo na. Kaya itaas natin ang pondo ng mga local government units. Gusto ba ninyo yan? Okay. At ang problema ngayong malaki rin, peace and order, krimen. Nakita ninyo, nangyari sa Atibunan, police colonel pa, inaprubahan ng isang general, inaprubahan ng Malacanang, pinondohan ang isang massacre, ang isang rabout sa Atibunan. Ang lungkot naman na istorya niya, police pa ang gumagawa ng krimen.
Kaya kailangan we have to revamp the Philippine National Police. We have to revamp the Philippine the National Police Commission. We have to add more policemen. According to the law, dapat bawat isang policeman 500 residente ang poproteksyonan. Pero ngayon, one policeman for every 1,200. So we have to add 54,000 policemen para mabigyan kayo, gaya sinasabi ni Tingting, na safe kayo at ligtas kayo. At gaya ni sinabi ni Tingting, kailangan lahat ng barangay, lahat ng sityo ay may elektrisidad at higit sa lahat may tubig. Napakilala ko kanina na Mr. Expose. Tuloy-tuloy pa rin ang korupsyon dito sa ating bansa. Alam naman ninyo, may korupsyon sa customs, may korupsyon sa BIR, may korupsyon sa LTO, may korupsyon sa Philippine National Police, may korupsyon sa Bureau of Immigration, may korupsyon sa Department of Agriculture, may korupsyon sa Department of Transportation and Communications, may korupsyon sa DPWS. Tuloy-tuloy ang korupsyon. At si Mr. Expose ang tutulong sa administrasyon at sa mga kapwa ko, senador, labanan natin lahat ng korupsyon para lahat ng kurakot, lahat ng magnanakaw ay maipreso na natin lahat. Gusto ba niyo yan? Okay. Meron po kaming time limit na 7 minutes, kaya susunod ako sa regulasyon sapagkat ako po ay I'm a law-abiding citizen. Ang masasabi ko po mga taga Cebu, si Manong Ernie Maceda po, 54 years na naglilingkod, I have held 43 positions, believe it or not. So I feel that I am in the best position to tackle 3,000 bills because that is how many bills are presented in every session. Kahit anong bill na iharap ninyo sa Senado, kaya ni Manong Johnny, kaya ni Joker Arroyo, kaya ni Ed Angara, kaya ko mga senior citizen na yung mga bill na yan ay pag-aralan, debatin at ipasa. At makakaasa kayo that we will be an independent Senate. Kontrolado na ng Presidente ang House of Representatives. Kontrolado na ng Presidente ang Supreme Court. Pag nakontrol pa ang Senado, diktadurya na tayo. Pero pag ang una ang inyong mga hinalal, sigurado it will be an independent Senate. Hindi kami magiging tuta, hindi kami magiging sip-sip at ipaglalaban namin ang kapatan ninyong mga taga Cebu. That is our promise to you, to be an independent Senate, a fiscalizing Senate, an exposing Senate, and a Senate that will try to solve the problem of poverty, the problem of jobs, the problem of this or lack of peace and order, the problem of lack of basic services. Maraming salamat po. Isang magandang gabi sa inyo lahat.